Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sabado na naman at bukas ay day off na naman ng mga helper. Napakabilis ng araw, Diyos ko. Another gastos na naman sa paglabas. So ngayon po ako po ay magmumukbang. Yan naman ang aking content ngayon. Of course, may kasama. May kasamang Lipton tea. Diyan muna sobat. At ang aking kakainin ay dumplings with lettuce salad. So mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning! Sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe sa inyong abang lingkod, huwag po natin kalimutan supportahan Elizabeth Ortiz Vlog. Like, comment, and share. And don't forget to hit my notification bell para po kayong maging updated sa aking mga videos. At lalong-lalo na po, huwag natin kalilimutan na palaging suportahan Kuya Paul Santos Matubang at Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, at sa lahat po ng mga Kalinga partners at sa aming mga small YouTubers, sana po ay lagi nyo po kaming antabayanan, subaybayan po yung aming mga videos, tulungan nyo po kami upang tumaas din po yung aming mga channel, yung aming mga subscribers. So ngayon po, ito po ang aking content ngayon, ang pagkain po ng dumplings with salad. Kain po tayo! Masarap! With sili. Mainit. Tutulan ng pawis yung aking matayan. Patatapos ko lang maligo. Ngayon ay maaga pa, 11 o'clock pa lang ata. Kaya yung amo ko nakapag-lunch na siya kaninang nag-lunch siya kaninang alas 10. So ngayon ay magto-12 na po. Kaya ngayon naman ako magli-lunch. Ito lang yung lunch namin. Tapos mamaya ang dinner namin ay as usual, yung kanyang all-time favorite, yung kanyang fried rice. Yun po ang aking lulutuin mamaya para sa kanya. Pero para sa akin, plain rice ako. Plain rice. Kulang yung aking ano? Gravy. Tagabagan ko. Sarap. Come on, let's eat. Kadyat ko kanina yung ano, yung anak ko. Pupunta sila ngayon doon sa SM. SM Kabanotuan. Para magkukuan sila magsishabu-shabu. Kaya habang sila ay nagsishopping at nagsishabu-shabu, ako naman ay magmumukbang. Wala naman akong ibang magawa sa buhay. Masarap yung ano. Yung kanyang, yung sasawan. Nilagay ko. Tapos itong sigli, kahit na mapula siya, pero hindi naman siya, hindi siya manghang. Yung dumplings, yung laman niya, ano, gulay, karne sa pansit. Hindi siya purong karne.
Eh, masarap kasi yung lettuce pag ano, pag fresh. Fresh pa lang siya. Masarap yung pinaka-gravy niya kasi ano. Maasim na matamis na malinamnam. Habang nagmumukbang ako. Nagwa-washing ako. Iwina-washing ko yung ano, yung kubrikama. Yung kubrikama ko at saka yung damit ko. Kasi ayokong isabay sa mga kubrikama nila yung gamit ko. Tatas ko sana yung buhok ko, kaya lang basang-basa pa. Mamaya na. Hindi naman siya manghang. Kulang siya sa manghang. Parang maingay. Malalaki kasi. Malalaki yung dumplings, oh. Busog na tuloy ako. Shout out nga pala yung sa ano, mga kasama ko sa BSM OFW group. Dalawa yun. Dalawang group. Bal Santos Matuta. Hindi ako pang mukbang. Madali akong mabusog. Expired na yung aking salamin. Kailangan na talaga ng panibago. Ah, mainit pa. Parang hindi ko kayang ubos yun.
ako pwedeng pang mukbang. madali akong mabusog. Ay. Dapat pala, habang kumakain ako, may issue din ako. Kaya lang, medyo sispire yung issue namin eh. Pero pag inumpisahan nila, kasi ako puro depends. Siniraan nila ako, pero siyempre, sila ang umaatake eh, dahil sila yung nagumpisa. So, ako kailangan ng depensa. Kaya ngayon, ang ginawa ko para matapos yung problema ito, kinausap ko na yung dating amo ko. Mahirap kasi yung ano, isang side lang yung naririnig. Ang pinakamaganda sa lahat para maayos yung isang problema, both sides. Kaya, nag-request ako na pagharapin kami. Mahirap yung sumbong ng sumbong ng sumbong, puro paninira sa isa. Siyempre, paano ka makakadepensa kung hindi mo naririnig yung mga sinasabi, di ba? Kaya ang ginawa ko, para matapos na yung batuhan ng batuhan doon sa social media, kinausap ko na yung dati kong amo. Hindi ko alam kung kailan, kasi sabi niya, parang hihintayin yung pagdating ng kapatid ko. So darating yung kapatid ko sa 18. Hindi ko alam kung kailan kami magkaharap. Mas maganda na yun. Kaysa yung patuloy akong sinisiraan, patuloy kaming sinisiraan. Na kami yung sinandalan. Kami yung naging shock absorber. Kami lahat yung tumutulong kapag nagkakaproblema. Pero bakit kailangan na dumating yung araw na nagkaroon siya ng isang problema na hindi na rin namin kayang resolbahin. Hindi na rin namin kayang ibigay yung kasagutan. So, kailangan niyang lumapit sa kabila. Pero siyempre, kailangan niyang linisin yung maghugas muna siya ng kamay. Ang masakit doon, sukdo lang manira. Kailangan manira siya ng ibang tao para lang siya kaawaan. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kailangan mong siraan yung mga tao, yung magkapatid na sa bawat minuto, sa bawat segundo ng buhay mo na tuwing may problema ka, andyan lang kami. Tapos, sa isang iglap na hindi na namin kayang ibigay yung solusyon ng kanyang problema, kailangan niyang tumakbo sa kabila. Pero kailangan niyang manira para siya paniwalaan. So, ang ginawa ko, ito ngayon yung pinakahuling baraha para lang matigil na. Siyempre, isang dugo kami. Pero ang masakit kasi kapag mayroong sursol, yung lagi niyang sinasabi na hindi niya alam yung issue. Pero kapag nag-post naman sa social media yung isa, ay para silang nagpipinkian ng kanilang mga comment. Tapos sasabihin nila na bakit ka masasaktan, ay ala ka namang pangalan. Alam nila na mayroong hidwaan sa magkabilang panig. So alam na ng mga tao kung sino yung pinatatamaan kahit hindi na bigkasin yung kanya-kanyang pangalan. Hindi po ba? Hindi po ba tama? So, very logical. Napaka-simple. Pero bakit kailangan nilang palalimin? Kaya ako yung gumawa na ako ng, ito na yung huling hakbang. Kaya kausap ko yung dati kong amo. Ang sabi nga niya, para maging fair, nagpapasalamat siya dahil ako yung naging way, kaya na nabigyan ng trabaho yung pinsan ko. Kaya ang sabi niya, para maging fair, yung pag-uusap at para yung
marinig yung both sides. Siyempre kasi iisang pamilya yung mga amo namin, isang pamilya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ako dati doon sa kanilang nanay at tatay. Kaya ako yung naglagay sa kanila sa pwesto na yon. Ako rin yung magiging daan para maayos kung ano man yung sigalo. Kung ano man yung mga ibinabato. Sabagay, napatunayan ko na eh. Patunayan ko na yung ibinabato nila sa akin na about sa processing fee. Kaya lang, hindi na niya matanggap kasi nga parang napahiya na siya eh. Napahiya na siya sa social media, napahiya na siya sa mga angkan namin. Kasi naglabas siya ng statement ng walang katotohanan. So ako naman, para naman masagot yung kanyang aligasyon tungkol sa processing fee, ito yung dito siya nagkamali eh. Dapat kung meron siyang agam-agam sa anumang bagay, huwag siyang magtatanong sa mga taong hindi alam yung pangyayari. Dapat siyang nagtanong sa akin or dumirekta siya sa agency. Yun yung pinakamabuting paraan para masolve ko lang man yung bumabagabag sa isip mo, bumabagabag sa puso mo. Ang dapat mong lapitan ay yung mga taong nakakaalam. Ay lumapit ka sa isang taong hindi naman alam yung proseso, hindi alam yung nangyari, na tayo lang yung magkasama, tayo lang yung nag-uusap ng pamilya sa pamilya natin. Kaya alam ng pamilya mo kung ano yung mga halaga, kung magkano, kung ilang daang libo yung binunot namin sa bulsa namin para lang makarating ka ng Hong Kong. Kaya yun pa yung isang nagpapainit sa ulo ko. Sa totoo lang, tao lang ako. Yung sasabihan ka na quits at saka charity. Hindi ko ba? Pirmado niya lahat. Kaya huwag niyang sasabihin na quits at charity. Buong pamilya niya, asawa at anak niya, at siya, pirmado nila. Kaya hindi nila ako mapapalabas na ako ay nanonood. Yan, tapos na. Ang ina ay. Tapos na siguro. Tapos na yung pinakamabilis na ikot niya. Maingay eh. Nadidistract yung ano. Nadidistract yung aking pagsasalita. So ngayon, hintayin na lang yung ano. Susunod na kabadata. Kasi gusto ko na rin matapos yung bangayan. Inumpisahan nila, siyempre, kailangan nating sumagot. Kasi may kasabihan na kapag silence means yes. Hindi ako pwedeng manahimik kasi hindi totoo. At ipaglalaban ko yun hanggang sa huli. Kaya nga ginawa ko yung paraan. Kaya nga kinausap ko. Kaya nakapost yung sagot ng agency. Dahil yun yung una kong kinuhanan ng statement para masagot yung unang allegation sa akin. Kaya lang, kahit na ilabas na yung sagot ng agency, hindi na nila mabawi yung kanilang allegation sa akin kasi napahiya na sila. Ibig sabihin, yung ibinato nila sa akin ay na hindi totoo. Napahiya sila kasi maraming tao ang pinagsabihan nila. Maraming tao ang pinaniwala nila. So, mas marami naman ang nagsasabi sa akin na mas kilala nila ako. Alam nila na ako yung nasa tama. At yun yung ipinaglalaban ko. Kaya ito yung huling baraha ko. Para, kasi gusto ko na rin matapos yung alitan kasi mag-isang dugo lang kami. Pero sa totoo lang, maging maayos man yung masolve man yung problema, yung allegation nila o kahit na anumang mga problemang namagitan sa amin, batuhan ng mga masasakit na salita, hindi na babalik yung dati. Yan yung isang papatunayan ko. Kasi may lamat na. Paano nyo pa
kasi oo, sige, sabihin natin, iisang lahi lang kami, iisang angkan. Kahit na maging magkakalapit kami uli, mag-uusap-usap kami uli, chika-chika, wala na yung ano, wala na yung tamis. Sa totoo lang po, tanggapin natin yung katotohanan, wala na yung tamis. Hindi na tulad dati, na masaya yung mga tawanan, ibig sabihin, pure. Pure yung katuwaan dati. Purong-puro na yung katuwaan. Pero ngayon, just in case, kasi may mga pinsan din kami na nag-i-insist na mag-reunion kami. At ang sabi ko nga, hintayin nila na makapagbakasyon kami ng kapatid ko. Pero kahit na ganun, siguro yung pagitan namin ng pinsan ko na nakaalitan ko ay wala na. Hindi na ganun kasaya, hindi na ganun katamis, hindi na pure. Ibig sabihin, magharap man kami, mag-usap man kami, sarcastic. Alam nating lahat yan, kasi mayroon ng lamat. Kasi nagbatuhan na ng masasakit na salita. Kaya, sa totoo lang, napakahirap pala ubusin. Basag na ako. Kaya susunod ay, hintayin na lang po natin yung susunod na kabanata. Kasi ako na ngayon yung gumawa ng way para ito ay matapos na. Pero hindi ko pa alam kung, kasi hindi pa sumagot si madam ko. Pero ang sabi niya ay, hintayin yung kapatid ko. Kaya malaki yung posibilidad na paghaharap-harapin kami. Ang kapatid ko ako at yung, sana isama pati yung isang pinsan ko na bugada. Lagi niyang sinasabi na wala siyang alam sa issue. Pero kung magbato ng salita ay parang alam niya lahat. Kaya nga sabi ko nga, nung kami ay naglalakad ng mga papel namin, kami lang ng kapatid ko. Pero siya, pinipilit niya na, pumunta kayo dito, umapply kayo sa ganito. Paano niya masasabi yung hindi niya alam? Diba? Diba? Pagsasawsaw, pagchismis, yun lang yung alam niya. Kung ano yung marinig niya sa isang tenga niya, yun lang yung pinaniniwalaan niya. Na kung may nagsabi sa kabilang tenga niya, ang isinagot niya sa akin, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan sa aming dalawa. So I don't care. I don't mind. Kasi ala siya eh. Hindi siya kasama sa aming problema, hindi siya kasama sa issue. Pero bakit kailangan niyang makisawsaw? Diba? Kaya kahit gaano kabait ang isang tao, kung merong, kumbaga para siyang ano, posporo. Na kailangan niyang palagablabin. Siya yung nagpapalagablab eh. Na hindi naman kailangan ganun katindi yung galit ng isa. Pero meron, andyan siya na laging para siyang posporo. Para siyang gasolina. Na kailangan palagablabin niya yung apoy. At bakit lagi siyang napagitna? Ay, alam naman siyang alam sa issue. Yun yung lagi niyang sinasabi, ating hindi ko kasi alam yung issue niyo. Ating hindi ko kasi alam yung mga naging transaction niyo. Kaya lahat ng usapan namin, naka-screenshots lahat sa akin. Kaya ang cellphone ko, punong-puno ng screenshots. Kaya just in case, darating ang araw, ngayon alam ko na yung mga ugali nila ay kanya nilang baluktutin yung diretso. Na kaya nilang baliktarin ang isang bagay na tama. Kaya ngayon sabi ko nga, ang tanging hawak ko ay yung katotohanan at yung mga conversation namin. Kaya sana dumating na yung araw, talaga hinihintay ko na, dumating yung araw na pagharap-harapin kami. Dahil yan yung aking hiniling sa aking amo. Sa aming amo, yan yung unang amo ko, naging amo ngayon itong pinsan ko na nagkakalat ng hindi ko alam kung masasabihin ko chismis. Hindi na kasi niya matanggap na mali lahat yung kanyang akusasyon sa akin kasi napatunayan ko na. Ngayon napahiya siya kasi sa mga na pinagsabihan niya, na pinaniwala niya, ngayon nalaman nila yung katotohanan. So, kaya pati yung mga kamag-anak namin, marami kami kamag-anak. Kasi second cousin ko sila. Mga first cousin niya yung mga nagsasabi na sa akin na nahihiya sila. Nahihiya sila sa mga pinaggagawa niya.
nahihiya sila dahil nawalan siya ng respeto at utang na loob. Sa totoo lang po, hindi naman ako naniningil ng utang na loob dahil ang gusto ko lang naman ay makatulong na pati ang sarili na naming pondo na pang-pamilya ay itinulong ko. Pero siyempre naman, hindi po yun pahingi, pahiram. Yung pera ay pahiram, yung trabaho ang tulong. Yun lang naman. Kaya nga, bawat sentimo na kanilang tinatanggap mula sa amin ay pirmado. Ibig sabihin, hindi yun libre. Siguro po, sa lahat po ng makakapanood nitong video kong ito, siguro makaka-relate kayo. Kasi meron na akong unang video, yung about sa processing fee. Meron part 1 at part 2 kasi nga, naputol. Kaya hindi pwedeng, itong cellphone ko kasi ito, masyadong maliit lang yung kanyang storage. Kaya hindi ko pwedeng paabutin ng 30 minutes. So, kung curious po kayo sa aking video ngayon, pwede niyo pong balikan yung aking video doon sa processing fee, part 1, at mayroong part 2. At ito po yung part 3. Siguro magkakaroon pa ito ng part 4 kapag harap-harap na kami ng personal. So hanggang dito na lamang po. Sana po nasiyahan kayo sa aking mukbang ngayon. Hindi ko maubos-ubos, busog na ako. God bless us all po sa ating lahat. Sana ipagpalain tayo ng ating poong may kapal. At bukas ay Linggo na naman, panibagong rest day. Rest day po natin lahat. Huwag po natin kalilimutan ng Panginoong Diyos ang laging una sa lahat. So hanggang dito na lamang po. God bless us all. Bye-bye.